Welcome back to my YouTube channel. Nagbabalik ako para sa bago nating video at ang video natin for today ay ang up-down counter, which is yung ating experiment 15. So, what is up-down counter? Ang up-down counter ay isang combination ng up counter at ng down counter. Ngayon, ano nga ba ang up counter? Ang up counter ay isang event sa ating circuit na nagka-count pataas. Ibig sabihin nun, yung pattern ng ating LED lights ay pataas. So, mangyayari ito kapag yung ating clock pulse generator ay nakakonect sa ating CPU o ang ating count up clock pulse input. So, ngayon naman, ano ang down counter? So, ang down counter ay ang event kung saan ang ating LED pattern ay pababa. Yung ilaw ng mga LED na ilaw natin ay pababa siya, iilaw. Yun yung pattern niya. So, ngayon naman, ang ating down counter ay mangyayari kapag ang ating clock pulse generator ay nakakonect sa ating CPD, which is countdown clock pulse input. So, ngayon, nakikita nyo dyan, yung meron na tayong mga components, meron tayong 6 na LED, meron tayong clock pulse generator, meron tayong VCC which is 5 volts, meron din tayong dalawang ground. So, meron din tayong isang switch, itong D1, at meron tayo syempre yung ating IC which is 74LS192. So, itong IC na ito ay isang fully synchronous 4-stage up-down BCD decade counter. So, ito ay meron siyang parallel load at master niya yung reset inputs that can override clocks. So, ngayon, i-coconnect na natin yung ating mga components para makabuo tayo ng circuit at titingnan na natin kung ano nga ba yung i-display, kung paano siya mag-display ng pattern kapag ka ang ginamit nating counter ay up or down counter. So, mag-start na tayo. Ngayon, sabi dito, ang ating in-1, itong LED 1, ay nakakonect sa pin number 7. So, i-coconnect na natin siya. Yan. So, ito naman ating in 2 ay nakakonnect sa pin number 6. While yung ating in 3 ay nakakonnect sa ating pin number 2. Yan. And yung ating in 4 ay nakakonnect sa pin number 3. Yan. Ngayon, ang ating in 6 ang ating in 6 ay nakakonect sa pin number 12. At ang ating in 5 naman ay nakakonect sa pin number 13. So, ayan, guys. Ngayon, i-coconnect ko na muna itong mga negative ng ating LED, yung ating mga cathode sa ground. Ayan. Ayan, i-connect natin siya dyan. Okay. Next, itong ating pin 16, i-coconnect natin siya dito sa ating VCC or sa ating 5 volts power supply. Next naman, itong ating ground or yung ating pin 8 ay nakakonect siya dito sa ating ground, sa first ground natin. And yung second ground natin ay itong pin 14. I-coconnect natin siya dito sa ating second ground. And according dito sa circuit natin, sa lower left corner ay ang pin 11 daw natin ay nakakonect sa ating switch. So, i-connect na natin siya dito. Ayan. Ngayon, ang pin 5 natin, which is yung ating CPU, ay nakakonect daw siya sa ating clock pulse. Ito ang ating up counter. So, I hope na yung LED pattern na i-display ng ating circuit pagkatapos ay tataas. So, ito ang ating down counter. Ay, i-connect muna natin siya dito sa ating 5 volts power supply. So, ayan, check ito. Ito naman, i-coconnect natin yung connect natin siya sa ground. And then, ito ay sa VCC. Ayan, guys, nakakonnect na yung ating mga components. Ngayon, i-run na natin siya para makita kung ano ba yung di-display niya na pattern. So, sabi dito, switch D1 to logic low position. So, ayan, yung ating D1 ay naka-turned off. Next ay
switch on the power supply and data switch D1. So, i-turn on na natin siya. And run. And guys, nakita nyo. May pattern na siya na bunubuo at pataas to. From in 4, in 3, in 4, bago mag in 2, tapos in 4 ulit, in 3, in 4, bago mag in 1. Ayan guys, nakita nyo. Yung pattern niya ng LED na umilaw ay pataas. So, next sabi. When does in 6 or TCU go low? So, itong TCU natin ay yung terminal count up output. So, ito yung carry output natin. Ayan, titingnan natin kung kailan mag-turn off yung ating in 6. So, first, ayan, magpupunta sa in 1 and then in 4 ulit. Ayan, nakita nyo, namatay yung ating in 6. Sa third cycle na yun, guys. Tingnan nyo, ito yung first cycle. Yung in 2 yung ilaw. Second cycle, in 4, in 3, in 4, then in 1. Ito yung second cycle. Then third, pagka-ilaw ng in 4, mamatay yung in 6, then ilaw ulit yung in 4. So, ayan yung cycle ng ating circuit na up counter. So, ngayon, sabi dito, disconnect the jumper from the clock pulse generator to the clock input, which is yung pin 5 natin, ito, na nakakonect dito sa ating clock pulse generator. What happens to the counting? So, i-stop muna natin yung ating circuit. And then, i-delete natin yung connection ng pin 5 to clock pulse. Ngayon, nararan ulit natin siya. And guys, nakita nyo, wala yung counting natin from in 1 to in 4, pero yung in 5 and in 6 natin ay stable lang siya na naka-logic high level. So, nakikita nyo na kapag hindi nakakonect yung ating clock pulse sa ating clock input, hindi siya nag-display ng pattern. Bakit? Kasi yung ating clock pulse input, yung nag-trigger sa ating mga flip-flops para magkaroon, mag-produce ng output. So, sabi dito, switch off the power supply. So, isi-switch off na natin siya. Ayan. Ngayon, disconnect the jumper from CPD, which is yung countdown counter natin, itong pin 4 sa ating VCC. So, tatanggalin natin yung connection na to. And then, connect the clock pulse output to CPD. Ngayon, pagpapalitin natin. Ito naman yung i-connect natin dito sa ating clock pulse generator. And connect the CPU to VCC. So, ito namang i-connect natin yung up counter natin sa ating VCC. Ayan, nagkabaliktad na siya. So, yung down na yung nakakonect sa pulse. So, I hope na yung LED na i-display, yung LED pattern na i-display ng ating circuit ay decreasing. So, switch on the power supply. I-run ulit natin siya. And guys, in 4, in 5, in 4, bago mag in 1. Then, ilaw in 2 and in 3. In 4, then mamatay in 3 at in 4, bago mamatay in 2. So, pababa siya guys, nakikita nyo ba? Mula in 1 ang umilaw, tapos in 2, in 3. Tapos, babalik ulit siya sa in 1. So, ayun yung light pattern na dinisplay ng down counter natin. So, ngayon, ang sabi dito, when does in 5, itong TCD natin, itong in 5, TCD means terminal countdown output, which is yung ating borrowed output. So, i-check natin siya. So, i-check natin siya guys ha. Tingnan nyo ha, kung itong in 5 natin, kailan siya mag-out. Ayan guys, nakita nyo, nag-out siya. So, ito yung pattern niya. Mag-turn off yung ating in 5 sa third cycle din, katulad nung sa ating up counter. So, mag-turn. So, ayan. Ayan, start ulit siya ng counting niya. So, in 1, ayan, pababa siya sa in 2. And then, in 3 naman ngayon ang may ilaw, pababa siya, diba? Ngayon, in 4. And nung pagka-off ng in 4 natin, pagkatapos ng second cycle, nag-off din yung ating in 5. So, isa pa, tingnan natin. Iikuta ko yung in 5 natin para makita nyo kung kailan siya mag-turn off. Ayan guys, diba? Nakita nyo, nag-turn off yung ating in 5. So, that's all. I hope na may natutunan kayo sa experiment natin ngayong araw. So, maraming salamat sa panonood ng video na to. Samahan niyo pa ulit ako sa mga susunod na video natin. So, don't forget to click the subscribe button and the notification bell. And don't forget also to like and comment to my video. Para malaman ko kung ano pa yung mga i-improve ko dito sa aking video. So, see you sa next video.